Hi guys! Good morning, good morning! Welcome to my YouTube channel. Guys, yung hindi pa nakaka-subscribe, please click Aziz Eloterio. Yes guys, kamusta-musta ang buhay-buhay natin? Magkakakentuketuhan na naman tayo at kakwentuhan. Yes guys, kagahapon pala, nag-kilo ako ng sarili ko. So, from 79 kg, naging 73.2? Tama ba? Basta ganun. Basta nagbawas na ako ng 5 kg, guys. Nakakatuwa. Tapos, 72.3 pala. Tama, ganun. Kaya nakakatuwa kasi hindi naman ako strict keto. Nagbawas lang ako ng rice ko. Pero, gusto kong gawin yung keto talaga. Yung wala talagang totally rice. Ginagawa ko lang sa gabi lang ako walang rice. Tapos, half rice lang ako, morning and lunch. Basta may skip akong isang rice sa isang araw. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yung kay daddy talaga strict keto. Yun nasabi ko na nga nung nakaraang video. So guys, ang i-share ko ngayon, ano ba yung things na dapat na nag-give up nyo? Ang kay daddy ito, pinaka favorite niya kasi ganito. Sobrang temptation pag nasa loob siya ng rep. Pag nakita mo siya, hindi mo siya pwedeng hindi kainin. So, gi-give up na namin to. So, ibibigay na lang namin yan. Tapos, tinanong sa akin na isang kaibigan na maganda. Sabi, kasi parang di ko kayang i-give up yung kanin, ang hirap. Ganun din naman yung sinabi ko nung nakadati. Na dati ay love rice ako. Tapos, decidido talaga akong magbawas ng weight. Kasi nga, ang dami guys na pagbabago sa mga nagkiketo. Una, gumanda ang katawan. Pangalawa, gumanda ang pakiramdam nila. Yung mga may diabetes, yung may mga sakit, high blood, ganyan. Umaayos. Basta healing siya eh. Pero yung keto na 70% fats, tapos 30% lang yung fish, vegetable, fruits. Yung ganun nagkiketo guys, yun yung mga talagang walang sakit guys. Hindi pa nyo pwedeng gawin yun. Kung mataas yung cholesterol nyo, huwag nyo gawin yun strict keto. Kasi fats talagang ginagamit sa keto. So basta, i-ano nyo muna. Magpa-check up muna kayo kung gusto nyo ng keto. Kung wala kayong mga maintenance katulad ko, ituloy nyo yung keto, 70% fats. Pero pag hindi, slowly lang. Kanin, tanggalin nyo. White bread, tanggalin nyo. Mga pandesal nyo sa Pilipinas, tanggalin nyo yan. Tapos lahat ng sweets, kung gusto nyo talaga mag-lose weight, tanggalin nyo yun. Yung asukal na puti, pula, kailangan talaga yung no calories na sugar. Sa stevia na yung inaano nila dito, pero dyan, equal gold sa Pilipinas. So, pag napalitan nyo yun, basic lang, kanin tsaka yung sugar nyo, palitan nyo. Or black coffee lang kayo, walang sugar, masarap din naman yun pag nasanay na yung dila nyo. Sanayan na lang din ng sa dila guys. So, unti-untiin nyo lang, huwag nyo biglain. Kasi ang kanin talaga sa Pilipino, nasa ano na yan, sistema na natin yan. Pero guys, ang kanin talaga napakadaming ginagawang problema sa katawan natin. Hindi natin alam. Kala natin yung pagkumain tayo ng fats, baboy, and everything. Pero guys, pag yung kanin, hinalo mo talaga sa mga ganyang food, dun ka nagkakasakit. Tapos yung mga sugar mo, tapos yung salt mo na, toyo mo, yung toyo talaga guys, bawal yan sa keto. So, kailangan palitan nyo yan, either patis or salt. Yun nga yung ina-advise, Himalayan salt, pero alam ko medyo mahal dyan sa Pinas. So, yung ano lang, minimal lang. So, kung kaya nyo hindi magtoyo, iwasan nyo. So, kung gusto nyo talaga mag-lose weight, ganun. So, next time, guys, tuturo ko sa inyo pa yung mga iba pang na-research ko, guys. Kasi ako din, nag-aaral din about keto. And, paano yung, kasi maganda yung process ng keto, eh. Talagang, yung mga gumaglow, yung mga mukha nila, gumaganda talaga, guys. From extra size
nagiging slim talaga, extra small talaga, guys. So, tapos with workout, syempre, dapat nag-workout kayo. Hindi yung, pero nag-keto, meron ding hindi nag-workout, pero effective din, pumapayat. So, good luck, guys. Sama-sama tayong pumayat at maging healthy. Have a good day. Ingat!